I have an offer for you. Baka gusto mo lang. What is it, sir? Well, I need some company here. I mean, I want a girlfriend just for tonight. Are you available? Ha? Sir, hotel staff lang po ako dito. Hindi po ako babaeng baya. I know, but I want you to be my girlfriend just for tonight. Don't worry, I'll pay you for this night. 1,000,000 pesos. Papayag ka ba sa gusto kong mangyari? Again, just for tonight. Are you going to take my offer? Tanong nito sa kanya. 1,000,000. Napakalaking halaga na yun para sa isang mahirap na katulad niya. Pero kaya ba niyang lunukin ang pride at tanggalin ang kanyang dignidad? Or tatanggihan na lamang niya ang offer nito? Pero 1,000,000 din iyon. Kayang-kaya na niyang ipagamot ang kanyang inay sa halagang iyon. At di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Nay, papasok na ho ako. May niluto na po akong pagkain dyan sa inyo. Initin nyo na lamang ho kapag malamig na. Huwag na ho kayong maglaba ha. Ayokong napapagod kayo eh. Magpahinga na lang muna kayo dyan. Wika ni Janine sa nanay niyang si Aling Toyang. Sige anak, mag-iingat ka. Nagdala ka ba ng baon mo para mamayang tanghali tsaka ng tubig? Tanong naman ang kanyang ina. Opo inay, meron na ho ako dito. Basta ho, wag na wag kayong maglalaba ha. Ako na po mamaya pag out ko ulit. O siya, sige na, mag-iingat ka na anak. Good morning Janine, kamusta ng nanay mo? Tanong yon ng kaibigan niyang si Beth. Good morning Beshi. Ayun, hindi ko muna siya pinapagalaw dahil hinahapo siya palagi eh. Tingin ko sa nanay ko, nahihiya na tong dumaing sa akin dahil sa marami na din akong binabayaran na utang dahil sa gamot niya. Para naman sa akin, lahat ng kayod kong to eh para sa kanya. Kailangan ko talagang magsipag, Besh, dahil wala namang ibang aasahan si nanay kundi ako lang. Alam mo, Beshi, bihira na lamang ang anak na katulad mo ngayon na handang magsakripisyo para sa mga magulang nila. Kasi kung katulad ka ng ibang anak na walang pakialam sa magulang, baka kahit pagkain ng nanay mo wala kang maibibigay. Alam mo, proud nga ako sa iyo eh, dahil napakasipag mong anak. At alam ko din na sobrang proud ng nanay mo sa iyo, Beshi. Wala naman din kasi akong aasahan, Besh. Saka kailangan kong makaipon para may pampa-opera na sa kanya. Ayokong nakikitang nagdudusa ang nanay ko sa sakit niya. Saka kailangan ko pa siya, Besh. Kailangan ko pa ang nanay ko. Siya na nga lang talagang natitirang pamilya ko eh. Dahil hindi naman kami close ng mga kamag-anak ni tatay. Oh, huwag ka nang malungkot. Andito lamang naman ako para sa'yo. Basta, kailangan mo ako. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Dahil may utang pa ako sa'yo, di ba? Pasensya ka na ha. Di ko pa kayang bayaran yun, Beth eh. Lalo pa, may hinahabol pa akong babayaran sa kapitbahay naming nagpapautang rin. Alam mo naman yun, kapag delayed ka magbayad ng isa o dalawang araw, ipapahiya ka talaga niya. Kaya inuuna ko na muna siya. Dahil kapag natapos ko na ang utang na yun, ayoko na talagang mautang pa sa bungangerang si Aling Memang. Nako, hayaan mo na yun. Hindi naman kita pinuporsige na bayaran ako. Pero tulong ko naman yun eh. Basta kapag kailangan mo ako at kaya ko, huwag ka lang mahihiyang lumapit sa akin. Basta ba kaya ko at meron ako. Kaibigan kita, at alam kong kailangan mo ang katulad ko. O siya, sige na, magtrabaho na tayo. May bala ka bang mag-overtime ngayon? Tanong sa kanya ni Beth. Titingnan ko, pero baka kailangan ko munang mag-overtime para may pandagdag ako sa pampagamot ni nanay. O Eddie, hanggang alas 9 ka na naman ng gabi mamaya. Oo Beth, wala eh, kailangan ko talaga. Sige. Basta, mag-iingat ka lang palagi. Dahil katawan pa rin natin ang ating puhunan. Baka ikaw naman itong magkasakit. Paano na ang nanay mo kapag ikaw naman ang nagkasakit? Alam ko naman yun. Basta kailangan ko lang talagang makabuo ng perang pampagamot kay nanay. 19 pa lamang si Janine Santos nang naulila silang dalawa ng nanay niya ng kanyang ama. Isang construction worker ang kanyang ama sa isang kumpanya. Pero nadisgrasya ito habang may ginagawa ito sa fourth floor ng building. Sagot naman ang kumpanyang lahat ng gastusin ng ama niya hanggang sa natapos ang lamay.
Binigyan din sila ng kaunting tulong penansyal ng kumpanyang pinapasukan ng kanyang ama. Pero hindi sapat iyon dahil nag-aaral pa siya noon at ang nanay naman niya ay nagkasakit din simula nang mawala ang kanyang ama. Kaya lahat ng perang ibinigay bilang tulong ay wala ring napuntahan dahil sa labas-masok sa ospital ang kanyang ina. Napilitan na nga lang siyang tumigil sa pag-aaral dahil marami na din silang utang na kailangan ng gastusin. Buti na lang may kaibigan siyang katulad ni Beth na willing na tulungan sila. Ito na rin ang tumulong sa kanya para makapasok siya sa Hotel Buena Vista dahil kung hindi, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang matinong trabaho. Si Beth ang karamay niya sa mga hinaing niya sa buhay. Dahil wala naman siyang malalapitan sa mga kamag-anak niya sa side ng kanyang ama. Matapobre ang mga ito. Ayaw kasi nila sa nanay niya. Ang nanay din niya ang sinisisi ng mga ito kung bakit namatay ang kanyang ama. Besh, ano? Ayaw mo pa bang mag-lunch? Abay, alas 12:30 na oh. Baka malipasan ka na ng gutom niyan. Halika na, sabay na tayo. Aya sa kanya ni Beth. Wait lang, Besh ha. Antayin mo na lang muna ako sa kantin sa kabila. Susunod na lamang ako. O baka dito na lamang ako kakain sa silid na nililinis ko. Ganun ba? Sige, dito na lamang din ako kakain para may kasabay ka naman sa pagkain ano. Okay lang din naman sa akin yun ano. Sanay akong kumain ng pangmahirap dahil mahirap naman talaga tayo. Saad pa nito sa kanya. Natawa na lamang siya sa kakulitan ng kaibigan niyang si Beth. Talaga nga namang kung saan naroon siya ay nandun din ito. Mas gusto nitong kasama siya kaysa sa kasama nito ang iba pa nilang mga kasamahan na sobrang maaarte at akala mo naman ay hindi mahirap na katulad nila. Sige, ikaw ang bahala. May ulam ako dito, Besh. Kaya lang, daing ito na bangus eh. Nabili ko ito kagabi sa talipapa. Minarinate ko lang at yun na, niluto ko na kanina. Wika pa niya sa kanyang kaibigan na si Beth. Sige na, pagsaluhan natin yung pagkain na meron tayo. Saad naman ni Beth sa kanya. Kinahapunan nga ay nag-overtime siya. Sayang din iyon at pandagdag sa gastusin nila ng kanyang inay. Alas 10 na ng gabi at nakapag-time out na rin siya. Papalabas na rin sana siya ng building na yon nang maalala niya ang kanyang cellphone. Nakalimutan niya ito sa kwartong huli niyang nilinis. Nagmamadali siyang pumanhik. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi pa iyon nakalock. Ibig sabihin ay wala pang customer sa room na yon. Subalit nagulat siya nang makita ang isang lalaki na nakahilata sa kama at hawak-hawak pa nito ang cellphone niya. Excuse me po sir, pasensya na po sa istorbo. Sa akin po kasi yung cellphone na hawak nyo, nakalimutan ko kanina habang naglilinis ako. Mapupungay ang mga mata ng lalaki na tumingin sa kanya. Kaya naman nahulaan nga niyang lasing ito. Marahil ay nag-check-in lang ang lalaki sa hotel dito sa Cavite dahil sa sobrang kalasingan. Oh, I see. Kaya pala mali ang password. Akala ko, cellphone ko. Ngumisi pa ito. As if naman sir na pareho tayo ng unit ng phone. Sigurado ako namamahalin yung sa inyo kaya magkaibang magkaiba po. Sige na po akin na po sir at nang makaalis na rin po ako, pasensya na po talaga ha. Lalong napangisi ang lalaki sa sinabi niya na ikinatindig naman ang balahibo niya. So you mean you are working here? Could you give me some water please? Sige po. Agad siyang tumalima at binuksan ang maliit na refrigerator na naroon. Kumuha siya ng bottled water. Habang umiinom ng tubig ang lalaki ay nakuha niyang kilatisin ang itsura nito. Gwapo ito. Ay hindi, kulang ang salitang gwapo para ilarawan ang itsura nito. Base sa pananamit ng lalaki ay hindi rin ito taga lugar nila. Mukhang taga Manila ito. Isa pa ay mukha rin namang mayaman dahil na rin sa mga branded na kasuutan nito. Idagdag pa ang makinis na kutis nito, lalo pang nakadagdag sa kagwapuhan nito ang magandang korte ng balbas nito na nakakaayang tingnan. May asawa na kaya to? May girlfriend na kaya? Kailan ka pa naging interesado sa isang lalaki ha, Janine? Bulong niya sa isipan niya. Here's your phone.
Nagulat pa siya nang bigla itong magsalita. Ay, thank you sir. Sige po, aalis na po ako. Wait lang. Tawag nito nang akma na siyang tatalikod. Bakit po? I have an offer for you. Baka gusto mo lang. What is it, sir? Well, I need some company here. I mean, I want a girlfriend just for tonight. Are you available? Ha? Sir, hotel stop lang po ako dito. Hindi po ako babaeng baya. I know, but I want you to be my girlfriend just for tonight. Don't worry, I'll pay you for this night. 1,000,000 pesos. Papayag ka ba sa gusto kong mangyari? Again, just for tonight. Are you going to take my offer? Tanong nito sa kanya. 1,000,000. Napakalaking halaga na yun para sa isang mahirap na katulad niya. Pero kaya ba niyang lunukin ang pride at tanggalin ang kanyang dignidad? O tatanggihan na lamang niya ang offer nito? Pero 1,000,000 din iyon. Kayang-kaya na niyang ipagamot ang kanyang inay sa halagang iyon. At siguradong may susobra pa doon. Pwede nang panimula nilang mag-ina. Humugot siya ng malalim na hininga at saka nagdesisyon. Sige po sir. Pilit niyang pinatatatag ang mga salitang binitiwan niya. Kailangan niya ang perang iyon. Ibababa niya ang kanyang dangal kapalit ng perang bubuhay sa kanila ng nanay niya. Okay, sige. Para sigurado, I will give you the check. Para hindi ka magduda. Wika pa nito, saka nito kinuha ang cheque na nasa bag nito at pinirmahan iyon. Here. Anito sa kanya, saka nito ibinigay ang cheque. Binasa ni Janine ang nakalagay na halaga roon. 1,000,000 nga naman at may perma rin ang lalaki. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap iyon saka inilagay sa bag niya. At kahit naiilang siya dahil isa silang estranghero sa isa't isa ng lalaking ito, ay pikit mata niyang ibinigay ang kanyang sarili sa lalaki. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang inangkin ng lalaki ng gabing yun, pero iisa lang ang alam niya. Sobrang wild nito sa kama kahit pa lasing ito. Madaling araw pa lang ay umalis na siya ng hotel na yun. Kahit masakit na ang kanyang katawan ay pinigilit niya pa rin maglakad ng maayos. Pagka-uwi niya sa bahay nila ay agad siyang dumiretso sa maliit niyang silid para matulog na muna. Pagod na pagod ang katawan niya. Buti na rin talaga ay day off niya ngayong araw kaya naman makakapagpahinga pa siya ng buong maghapon. Samantala, Ang sakit ng ulo ko. Kailangan ko na sigurong makaligo ng maaga para makaalis na ako at makauwi na ng Manila. Wika ni Carson sa kanyang sarili. Nasa Cavite pa siya ngayon at nag-check-in siya sa isang hotel para magpahinga muna dahil sobrang nalasing siya at hindi na niya kayang mag-drive nang nakakainom. Baka pagalitan pa siya ng mommy at daddy niya kapag nalaman ng mga ito na umuwi siyang lasing. Pero ang babaeng kasama niya kagabi, hindi na niya gaanong natatandaan ang mukha nito. Pero sigurado siyang maganda ito at binayaran niya pa ito ng pera. Akma na sana siyang babangon sa kama niya nang mapansin niyang may pulang mantsa ang kobre kama at may ID pang naiwan doon. Janine Santos. Yun pala ang buong pangalan ng babaeng kasama niya kagabi. Maganda ito at mukhang bata pa. Mabilis niyang tiningnan kung ilang taon na ito. 23 years old pa pala ito. Noon lang niya naalala na virgin pa ang babaeng kasama niya kagabi. Pero bakit kaya pumayag ito sa gusto niya? Dahil lang ba yun sa 1,000,000 ibinigay niya? Ganun lang ba ang presyo nito at halaga ng pagkababae nito? Napailing na lamang si Carson sa sarili dahil wala naman siyang nakuhang ideya sa kanyang isipan. Inilapag niya ang ID sa mesang naroon at mabilis niyang tinungo ang banyo. Matapos siyang makaligo at makapagbihis ay agad na siyang umalis ng hotel na yon. Sa kabilang dako, napalitan na ng cash ang cheque nang ibinigay sa kanya ng lalaki kagabi. Kaya bukas na bukas rin, kailangan niya munang umabsen sa trabaho para masamahan ng nanay niya sa pagpapa-check up at kung ano ang magiging advice ng doktor sa kanila para maipagamot at maoperahan na ito sa puso.
Nay, bukas ho, magpapacheck up ho tayo para kapag sinabi ng doktor na kailangan ka ng operahan sa lalong madaling panahon, pa-ooperahan na po kita. Aniya sa kanyang ina. Pero anak, wala tayong pera. Wag na lang siguro muna. Nay, ako na ho ang bahala roon. Kailangan ka pong magpa-opera. Huwag niyo na pong isipin yung pera dahil hahanap po ako ng paraan para sa pagpapagamot niyo. Anak, lubog na tayo sa utang. Nakakahiya na sa'yo. Hayaan mo na lamang ito. Kaya ko pa naman. Malungkot pa na saan ng kanyang ina. Nay, huwag na ho kayong mag-isip. Andito lang po ako. At tungkulin ko po na alagaan kayo at suportahan. Mahal ko po kayo, Nay. Aniya sa kanyang ina. Sa kanya ito niyakap at hinalikan sa noo. Kinabukasan, tatapatin na kita, Miss Santos. Malala na ang sakit ng nanay mo, kaya I suggest na operation for her as soon as possible. Wika ng doktor sa kanya. Doc, gawin niyo po kung ano ang makabubuti sa nanay ko, Doc. Wala hong problema sa pera. Gumaling lang ho siya. Well, I assure you naman na she will have a better life after this operation. Nakangiting wika pa nito sa kanya. Thank you, Doc. Pero malaking halaga ang kailangan nito, Miss Santos. 300,000 ang kailangan para sa operasyon ng nanay mo. At bukod pa dun ang mga gamot niyang bibilhin pa after ng operation. Kakayanin mo ba to? Yes, Doc. Kaya ko. Babayaran ko po ng buo ang 300,000 na yon para po wala na hong babayaran dito pagkatapos. Okay, Iha. Bukas ng umaga ng operasyon ng nanay mo. Kami nang bahala doon. Kailangan na siyang i-admit ngayon para sa mga gagawing test sa kanya bago ang operasyon. Wika nito sa kanya. Saka na ito nag-excuse kasi may pupuntahan pa itong ibang pasyente. Nay, bukas na ho ang operasyon niyo. Magiging mabuti na rin ang pakiramdam ninyo kapag naging successful ang operasyon niyo. At ipapanalangin ko yun sa Diyos. Basta ho, palagi niyong tatandaan na mahal po kita. Mahal din kita, anak. Pero gusto ko pa rin malaman kung saan galing ang perang ipagpapa-opera mo sa akin. Malaking halaga yun. San ba yun galing, anak? Nay, huwag ho kayong magagalit, ha? Ginawa ko lang naman yun dahil inaalala ko kayo at gipit na rin po ako. May nag-alok ho na mayamang lalaki kapalit ng 1 milyon na maging girlfriend ako nito sa isang gabi lang. At kasama na doon ang pag-angkin niya sa akin. Hindi na ho ako tumanggi dahil malaking halaga yun. Sobra-sobra pa sa kailangan natin. Kaya ho, pikit mata ko pong ibinigay yung sarili ko nung gabing yun sa kanya. Malungkot niyang pagkukwento sa kanyang ina. Anak, patawarin mo ako kung nagiging pabigat na ako sa iyo. Patawa dahil sa akin, nagawa mo ang bagay na yon. Pasensya ka na, anak. Nay, wala ho yun sa akin. Ang mahalaga po, may pambayad na tayo sa pagpapa-opera nyo. At ang iba pong matitira, pambayad natin ang utang kina Aling Memang para wala na ho tayong iisipin pa. At ang sobra naman ho, magtatayo ako ng maliit na store sa bahay natin para may pagkuhanan pa rin tayo ng panggastos. Ikaw ho ang tatao ro, Nay, dahil magtatrabaho pa rin ako sa hotel na yon. Tumango-tango naman ito bilang pagtugon sa sinabi niya. Kinagabihan ay dumating si Beth sa hospital. May dala itong pagkain at mga prutas para sa kanila ng nanay niya. Mabait talagang kaibigan ito at maaasahan niya palagi. Besh, kamusta na ang nanay mo? Okay na ba siya? Yun nga, Besh, bukas na ang operation ni nanay. Kaya baka sa susunod na araw pa ako makakapasok. Wala kasing magbabantay sa kanya rito. Wala namang problema yun. Basta maoperahan lang ang nanay mo. Anyway, matanong nga kita. Saan ka kumuha ng pampa-opera ng nanay mo, Janine? Yung totoo, ha? Huminga muna siya ng malalim sa kanya sinagot ang tanong ng kaibigan. Ang totoo niyan, ibinenta ko ang sarili ko sa isang estranghero, Beth. Pero hindi ko pinagsisisihan ang nangyari dahil binayaran niya ako ng 1 milyon kapalit ng gabing yun. Kaya pumayag ako. Dahil kailangan ko yun para sa nanay ko, Besh. Parang maiiyak niyang wika sa kanyang kaibigan. Malungkot itong tumingin sa kanya
sa kasya nito niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Janine. Naiintindihan kita. Saad ni Beth sa kanya. Sa narinig ay tuluyan na nga siyang naiyak. Kanina pa niya pinipigilan ang sariling huwag umiyak sa harapan ng nanay niya at ayaw niyang ipakita dito na mahina siya. Pero kay Beth, hindi na niya nakayang hindi umiyak. Hinayaan lang naman siya nitong umiyak ng umiyak at nang mahimasmasa na siya, eh medyo gumaan na ang pakiramdam niya. Basta, nandito lang ako ha. Huwag na huwag mong makakalimutan yun, Beshi. Salamat, Besh ha. Oh, may dala pala akong pagkain para sa inyo ni Nanay Marisa. Kailangan niyo ang masustansyang pagkain pagkatapos ng operasyon niya para mabilis siyang lumakas. May dala na rin akong prutas dyan at gatas para kay Nanay tsaka bottled water. Nakangiting wika ni Beth sa kanya. Nako, salamat Besh. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang dalawa sa kakaibigan kita at para na rin kitang tunay na kapatid, ano? At saka mahal kita, Beshi, tandaan mo yan. Muli ay tumulo ang luha niya. Sobrang bait talagang kaibigan nitong si Beth. Palakad-lakad si Janine habang naghihintay ng paglabas ng doktor na nag-opera sa nanay niya. Mahigit 3 oras na pero hindi pa rin lumalabas ang doktor. Galing na siya sa chapel ng hospital at taimtim siyang nagdasal doon para sa kaligtasan ng kanyang inay. Dumaan pa ang ilang oras at eksaktong 5 hours na nang lumabas ang doktor at mga nurses na nag-opera sa kanyang ina. Mabilis niyang sinalubong ito at tinanong. Doc, kamusta ho ang nanay ko? Success ang operation ng nanay mo, Miss Santos. Kaya wala kang dapat na ipag-alala pa. Mamaya, ililipat na siya sa ICU para sa obserbasyon na gagawin. Pagkatapos ay pwede na siyang i-move sa sarili niyang silid sa recovery. Antayin na lamang nating magising siya. Saad ng doktor sa kanya. Salamat ho, Doc. Maraming salamat po. Naiiyak niyang wika sa manggagamot. My pleasure, Iha. Maiwan na kita at may gagawin pa ako. Nakangiting saad nito saka ito nagpaalam sa kanya. Tumango naman siya. Walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Janine nang malamang ligtas na ang kanyang ina. Wala na siyang iisipin pang problema. Salamat sa estrangherong iyon. Naalala niya pa ang gwapong lalaki na nag-alok sa kanya ng malaking halagang iyon. Mabilis na lumipas ang ilang linggo at tuluyan na silang nakauwi ng nanay niya sa bahay nila. Umabot pa talaga ng 2 linggo dahil siniguro muna ng doktor na okay na talaga ang nanay niya. At nang sabihin ng mga doktor na pwede na silang umuwi ay agad na inayos ni Janine ang iba pang hospital bills para makakuha na siya ng discharge slip. Nang nakarecover na ang nanay niya ay saka naman siya bumalik sa trabaho. Besh, kamusta na si Nanay Marisa? Tanong ng kaibigan niyang si Beth pagkarating nila sa hotel. Okay na si Nanay, Besh. Maraming salamat sa Diyos at hindi niya kami pinabayaang mag-ina. Nakangiti niyang sagot kay Beth. Salamat naman sa Diyos. Mas magiging maayos na ngayon ang buhay mo, Besh. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Beth. 2 buwan na ang lumipas ay hindi pa rin siya tinadat na ng buwanan niyang dalaw. Buong akala pa niya ay dahil lang sa stress sa trabaho kaya siya hindi dinatnan. Pero sumama na din ang kanyang pakiramdam at nawala na din siya ng ganang kumain. At mas gusto niyang kumain ng maaasim at ng kung ano-ano pa. Palagi din siyang nagsusuka, bagay na napansin ni Beth sa kanya. Isang araw habang kumakain sila ng lunch ay naamoy niya ang pagkain ni Beth at nagdududuwal siya. Agad siyang tumakbo sa comfort room at doon na nga nagsusuka. Naramdaman niyang sumunod sa kanya ang kaibigan niyang si Beth. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Janine. Buntis ka ba? Palagi ka na lang kasing matamlay sa trabaho at palagi ka na rin masama ang pakiramdam. At ang mga sinyalis ng pagiging matamlay at pagsusuka mo ay sa isang babaeng nagdadalang tao. Kaya magtapat ka sa akin. Buntis ka ba? Yun nga, Besh eh. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Hindi ko alam pero ngayon lang to nangyari sa akin na hindi dumating ang buwan ng dalaw ko. Mahina niyang sagot sa kanyang kaibigan nang mahimasmasa na siya sa kanyang pagsusuka. Nako,
Kailangan mo nang magpatingin sa Dr. Janine. Bukas na bukas din, sasamahan kita. Day off naman nating dalawa. Isa pa, kailangan nating makasiguro kung totoo ang hinala natin. Saad pa ni Beth sa kanya. Ganun ba? Sige. Pero, Beth, paano kung totoo nga ang hinala natin? Anong gagawin ko? Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. Siyempre, kailangan mong panindigan yan. Bubuhayin mo ang magiging anak mo. Ganun lang yun kasimple. Marahan na lamang siyang tumango sa sinabi ng kaibigan. Habang nasa labas sila ng klinik ng OB-GYN ay hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay nanlalamig siya at kinakabahan. Hinintay nilang matapos ang naunang pasyente na nagpapacheck up rin. Beshi, kinakabahan talaga ako. Ano ka ba? Natural lang yun. Basta, relax ka lang. Tumahimik na siya at ilang sandali lang ay tinawag na nga ang kanyang pangalan. Sumama na rin sa kanya ang kaibigang si Beth hanggang sa loob. Maupo ho muna kayo ma'am. Check ko po muna yung blood pressure niyo, okay? Ani ng doktor sa kanya. Anyway, may pregnancy test kami. Gamitin mo ito at sundin mo ang instruction na nakasaad dyan kung paano gagamitin. Saad ulit ng doktor, saka nito binigay ang maliit na bagay na parehaba ang size. Sa loob ng restroom ay nilagyan na niya ang pregnancy test ng urine niya. Sa kanya, hinintay ang resulta noon. At ganoon na lamang ang panginginig ng kanyang kamay nang makita niya ang results niyon. 2 lines. At ang ibig sabihin noon, buntis nga siya. Pinagpawisan siya ng malamig nang lumabas siya sa restroom. Ibinigay niya sa doktor ang resulta. Kaya nang makita nito ang results ay pinahiga at tiningnan sa ultrasound ang baby niya. Congratulations, Mrs. You're pregnant at 2 buwan na to. Anyway, maibibigay ako sa iyong vitamins at mga advice na rin kung ano-ano ang hindi mo pwedeng gawin, okay? Saad pa ng babaeng doktor sa kanya. Nanatili siyang lutang sa mga naririnig niya. Paano na nga yun? San siya magsisimula kasama ang magiging anak niya? Naputol ang mga katanungan niya sa isip nang muling magsalita ang doktor. Oo nga pala, kailangan niyo pong kumain ng mga masusustansyang pagkain at prutas. Dahil mukhang hindi lang 2 ang naririnig kong heartbeat doon. Parang 3. Basta, bumalik ka dito kapag pwede na siyang makita. At kung tama ba ang hula ko na triplets ang anak mo, ma'am? Talaga ho, Doc? Triplets ang anak ng kaibigan ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Beth sa doktor na sumuri sa kaibigan niya. Iyon ang duda ko. Masyado pa kasing maaga. Pero 3 heartbeat doon. Malalaman naman natin yan kapag 5 buwan na ang kanyang tiyan. Makikita na rin natin ang gender ng mga bata. Sagot pa ng doktor sa kanyang kaibigan. Sige ho, Doc. Salamat po. Babalik na lamang ho kami para sa monthly check-up niya. Muli ay saad ng kanyang kaibigan sa doktor. Tumango naman ito habang siya ay lutang na lutang pa rin sa nakuhang balita na yun. Hindi pa rin siya makapaniwalang magkakaroon na siya ng anak at baka triplets pa ito. Hanggang sa taxi ay tahimik lamang si Janine hanggang sa hindi nakatiis ang kaibigan niya at kinausap siya nito. Besh, alam kong iniisip mo, pero andyan na yan. Blessings yan, kaya tanggapin mo ha. Pero Beshi, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Ang hirap ng buhay ngayon, tapos magkakaanak pa ako. Besh, andito ako at saka si Nanay Marisa. Saka hindi ka mahihirapan sa mga anak mo kapag totoong 3 nga sila dahil andito kami para sa'yo. Willing akong tumulong at maging pangalawang ina para sa mga anak mo, Janine. Para na rin kitang tunay na kapatid, tandaan mo yan. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kabutihan para bigyan siya ng Panginoon ng kaibigan na katulad ni Beth na handang tumulong sa kanya. Lumipas pa ang 1 buwan ay nakumpirma na nga ni Janine na triplets nga ang mga anak niya. Puro palalaki ang mga ito. Tuluyan na rin siyang nag-resign sa trabaho. At lumipat din sila ng inuupahang bahay malapit kina Beth. Dahil sa kanilang lugar, puro chismis lang ang naririnig niya tungkol sa kanya. Kesyo nabuntis daw siya na walang ama.
At ang chismis pa ay kaya daw na ipagamot ang nanay niya ay dahil kumabit siya sa isang mayamang matandang lalaki. Grabe talaga ang issue sa kanya, kaya umalis na lamang sila doon. Umupa sila ng bahay at nagbukas na lamang din sila ng sarili nilang tindahan para naman may pagkukunan sila ng panggasto sa araw-araw. Anak, hindi ka na sana bumili pa ng TV. Sayang lang ang pera. Para yun sa panganganak mo, hindi ba? Eh, kailangan mo namang magtipid. Nay, kailangan ko din yun dahil nakakabagot po dito sa bahay. At saka, mura lang po tong TV na nabili ko. Kaya, huwag nyo na hong isipin yung gastos. Eh, ikaw ang bahala, anak. Eh, kamusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihirapan dyan sa anak mo? Eh, malaki na ang tiyan mo. Okay lang po ako, Nay. Malilikot na rin po sila sa tiyan ko. Pero masaya ako dahil alam kong healthy po sila. Nakangiti na sagot ni Janine sa kanyang ina. Eh, may pangalan ka na bang naisip sa mga anak mo, iha? Ah, may naisip na po ako, Nay. Charles Benedict, Theo Carlos, at Clint Marcos po. Yun ang pangalan nila, Nay. Ang ganda naman, anak. Pero apelyido mo yan dahil sabi mo, di mo naman kilala ang pangalan ng ama ng mga anak mo, tama ba? Kaya masusunod ang apelyido mo sa kanila. Nakangiting saad ng kanyang ina. Siyempre naman po, Nay. Sa atin ho. Gabi na pero hindi pa rin nakatulog si Janine dahil sa naglulumikot ang kanyang mga anak sa kanyang sinapupunan. Nagpasya siyang lumabas ng kanyang silid para uminom ng gatas at para makatulog na rin siya. At habang umiinom ng gatas, ay naisipan niyang buksan na muna ang TV para makapanood ng late night news. Ngunit pagbukas niya ng TV, ay unang tumamba ng pamilyar na mukha na hanggang ngayon ay nakapaskil pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng lalaki. Mr. Carson Montenegro, bakit niyo po gustong maghanap ng mapapangasawa, sir? Yun po ba ang gusto ng parents ninyo? Tanong ng isang babae dito, nakatutok ang mga ito sa gwapong mukha ng lalaki. Yes, pero may gusto na akong pakasalan. Pinapahanap ko na siya sa mga tauhan ko. Soon makikita ko na rin siyang muli. Talaga po? Ang swerte naman ng babaeng yon, sir. Ipinapahanap siya ng gwapong CEO at nag-iisang tagapagmana ng Montenegro Empire at Montenegro Telco. I'm sure, katulad nyo eh, galing din siguro siya sa mayamang pamilya at may mga negosyo. Nakangiting wika pa ng babae sa lalaki. Well, base sa pagkakaalam ko noon, isa lamang siyang ordinaryong babae. Isang empleyado lamang. But I like her. It's been 5 months muli nang huli ko siyang nakita, pero hinding-hindi ko siya makakalimutan. And when my parents told me to settle down and have a family, hindi na ako nagdalawang isip na ipahanap ang babaeng yun. And I'm very sure, very soon ay mahahanap ko na rin siya. Sagot pa ng lalaki sa babaeng nag-interview. Wow, Mr. Montenegro! Mukhang hindi lang ho simpleng pagkagusto ang nararamdaman niyo sa mysterious girl na yon. Eh, mukhang in love ho kayo sa kanya. Well, let's see kung totoo nga ang hinala mo, Miss Lopez. Simpleng wika ng lalaki sa interviewer. Thank you, sir. Anyway, guys, this man beside me is Mr. Carson Benedict Montenegro, the son of Benedict Montenegro and Sylvia Montenegro. By the way, thank you dahil pumayag kayo na ma-interview ko kayo. Same here, Miss Lopez. Nang matapos ng interview, ay hindi pa rin makapaniwala si Janine na ang lalaking nakaniig niya 5 months ago ay isang billionaire at CEO ng isang kumpanya. Bigla siyang nanliit dahil sa katayuan nito sa buhay. Ang swerte naman ng babaeng pinapahanap nito. Gusto raw nitong pakasalan yung babae. Bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi siya yon dahil wala namang alam ang lalaki sa tunay niyang pagkatao at sa pangalan niya. Kinabukasan na ikinuwento niya kay Beth ang nakita niyang balita kagabi. Napuyat pa talaga siya sa kaiisip sa kung ano ang pwede niyang gawin para makaharap niya ang lalaki. Beth, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo bang nakilala ko na ang ama ng mga anak ko? Masayang wika niya sa kanyang kaibigan. Talaga? Saan mo nakita, Beshi?
sa isang late evening news. Nakita ko kagabi, Besh. Isa pala siyang bilyonaryo at CEO ng isang kumpanya. At ang pangalan niya, siya lang naman si Carson Benedict Montenegro. Saad ni Janine kay Beth. OMG! Isang bilyonaryo ang ama ng mga anak mo, Beshi? Sigurado ka ba dyan? Baka nagkakamali ka lang, ha? Sigurado ako, Beth. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng gwapong lalaking yun, Besh. Oh, eh anong plano mo? Gusto ko siyang puntahan sa Maynila. Pwede mo ba akong samahan? Pero mahirap yan, Janine eh. Paano kung may asawa na siya? Yun na nga, Besh. Wala pa siyang asawa. Kung yan ang iniisip mo, actually may hinahanap daw siyang babae na balak niyang pakasalan. Nakilala niya to 5 months ago. Alam kong hindi ako yun. Isa pa, baka marami na rin siyang nakilalang iba pang mga babae sa loob ng 5 buwan na yon bukod sa akin. Pero gusto ko pa rin ipaalam sa kanya na magkakaroon na kami ng mga anak. Besh, ang sabi mo, mayaman siya. Paano natin gagawin yun? I'm sure maraming mga taong nakaharang sa kanya bago mo siya makausap. Kaya mo bang maghintay? Alam mo naman ang sitwasyon mo. May kalakihan yung tiyan mo, Beshi. 3 ba naman ang laman yan? Pero Besh, kailangan ko siyang makausap. Don't worry. Kaya ko to. Sige na nga. Sige, sasamahan talaga kita. Eh, mahirap naman ah. Baka mapano ka pa dyan sa daan. Nakangiti naman siyang tumango dito sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Samantala, abala ang binata sa mga nakatambak na papeles na nasa harap ng office table niya nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niyang sinagot ito nang makilala niya ang taong nasa kabilang linya. Yes, Mr. Alonso. Kamusta ang inuutos ko sa'yo? Nakita niyo na ba? Bungad niyang tanong sa agent na yon. Sir, pinuntahan ko na po yung dati niyang pinagtatrabahuhan pero 3 buwan na daw po itong nag-resign. Pero wag ho kayong mag-alala dahil pupuntahan namin ang ibinigay na address ng receptionist ng naturang hotel. Okay, Mr. Alonso. Call me again kapag nakita mo na siya. Anyway, marami pa akong gagawin. Sige ho, sir. Tatawagan na lamang po namin kayo. Sige. Kakatapos lang niya sa tawag niya gamit ang cellphone, ay tumunog naman ang cordless phone sa table niya. Sinagot niya ito. Yes, hello. Sir, ang sabi ng receptionist sa ibaba, may 2 babae ho na gusto kayong makausap. Wala ho silang appointment eh at mapilit po masyado yung mga to. Papapasukin ko ho ba sa office nyo? Tanong ng sekretary niya sa kabilang linya. Kumunot naman ang noo niya, saka siya nagsalita. Then ask them kung sino sila at kung bakit nila ako kailangan. Janine Santos daw po ang pangalan ng babaeng andito, sir. Sigurado ka bang Janine ang pangalan niya, Miss Reyes? Yes po. Okay, send her. Sabihin mo ang floor na kinaroroonan ko. Pagkasabi nun ay ibinaba na niya ang telepono. Siya nga. Mukhang magkikita na nga talaga kami. Ang babaeng nagpapagulo sa isip ko. At ang babaeng ipinapahanap ko. Wika niya sa kanyang sarili. Ilang sandali lang ay narinig niyang may kumatok sa pinto ng opisina niya. Come on in. Sir Carson, narito na ho sila. Yes, papasukin mo siya. Sige ho, sir. Sagot pa nito saka nito pinapasok ang babae. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang malaki ang tiyan ng babaeng yon. Nadismaya siya sa kanyang nakita. Kung buntis na ito, ibig sabihin ay hindi na niya ito pwedeng pakasalan pa. Dahil baka may asawa na rin ito. Pero ang magandang mukha na nakasama niya ng gabing iyon, ang maamong mukha nito na nakalagay sa ID ng Buena Vista Hotel na yon, ay nagsasanhi ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Take a seat, Miss Santos. Anong sadya mo sa akin? Tanong niya kaagad sa babae. Hindi na niya pwedeng sabihin na ipinapahanap niya ito dahil buntis na nga ito at hindi na sila pwedeng magsama pa ng babaeng ito. Mukhang nagkamali siya na ipinahanap pa niya ito. Ha? May sasabihin sana ako sa'yo. Parang nag-aalangan pa ito sa sasabihin nito. What is it? May kailangan ka ba? Napalunok pa ito saka muling nagsalita.
Andito ako dahil may kailangan kang malaman, sir. Utal pa nitong saad. Come on, Miss Santos. Ano ba yun? Buntis ako. At ikaw ang ama. I mean, ito ang bunga ng may nangyari sa atin 5 months ago. Namumutlang saad nito sa kanya. Parang bombang sumabong iyon sa pandinig ng binata. Magkakaroon na siya ng anak. So talagang nagbungang ilang beses nilang pagniniig ng babaeng ito noong nasa Hotel Buena Vista siya. Pero gaano katotoo na sa kanya ang batang nasa sinapupunan ng babaeng ito? Paano kung may iba itong lalaki sa buhay nito o di kaya a boyfriend? But wait, virgin ito noon nung may nangyari sa kanila. Naguguluhan talaga siya at hindi makapag-isip ng tama. Miss, alam kong may nangyari sa atin 5 months ago. Pero bakit masyado yatang malaki ang tiyan mo? At hindi mo kang 5 months, 4 months? Baka naman hindi ako ang nakabuntis. Sa'yo to, sir. Sigurado ako dun. At kaya malaki ang tiyan ko kaysa sa pangkaraniwang buntis dahil triplets ang bata na nasa sinapupunan ko. Pero kung ayaw niyo po akong paniwalaan, wala na rin ho akong magagawa. Hindi ho kita pinipilit na paniwalaan ako. Pumunta lang talaga ako rito para malaman ninyo. At aksidente ko lang ho kayong nakita nung nakaraan sa evening news na gusto mo nang magpakasal. Pagkauwi ka nito ay tumayo na rin ito para lumabas na sa opisina niya. Wait, miss. Sige, ganito na lang. Ako na ang bahala sa gastusin sa hospital at sa panganganak mo. Pero pwede bang ipa-DNA test para masigurado kung anak ko nga sila? Ayoko lang pagdudahan ako ng parents ko. Sana maintindihan mo. Sige ho. Wala hong problema. Naiintindihan ko. Salamat. Anyway, may kasama ka ba sa pagpunta mo dito? Gusto mo ihatid na kita sa inyo? Alok pa niya sa babae. Huwag na ho, sir. May kasama naman ako, yung best friend ko. Kaya na ho naming mag-commute. Nasa labas lang naman siya nitong opisina ninyo. Sige. Anyway, here is my calling card. You can call me kung may kailangan ka, okay? Tinanggap naman ito ang calling card na ibinigay niya sa babae. Saka ito nagpaalam na aalis na. Pagkaalis ng babae sa opisina niya ay agad niyang tinawagan si Mr. Alonso para ipaalam dito na nagkita na sila ng babaeng pinapahanap niya. Yes sir, papunta pa lang ho kami sa bago nilang nilipatan dahil umalis daw ang mga to. Buntis daw ang babae at walang ama ang pinagbubuntis nito. Pumatol daw sa isang mayaman ang babaeng ipinapahanap mo, sir. At binigyan ito ng 1 milyon para sa pagpapagamot nito sa kanyang ina na may sakit. Yun raw yung kapalit ng pagbenta ng babae sa katawan nito sa isang matandang estranghero. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Kung ganun ay malaki nga ang posibilidad na anak nga niya ang mga batang dinadala ng babae. At confirm na wala itong asawa o boyfriend man lang. Sa isiping iyon at napalagay ang kanyang kalooban at nakaramdam ng kakaibang saya. Pero napapailing na lang siya dahil sa mga chismis na nasagap ni Mr. Alonso. Hindi naman ako matanda. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Mr. Alonso, bumalik na ho kayo rito. Nakita ko na siya. Huwag na ho ninyo siyang hanapin. Saad niya? Talaga, sir? Yes, bumalik ka na. Pagkasabi niya sa kausap niya ay binabaan na niya ito ng cellphone. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang samahan ni na Carson at Janine. Isang araw ay sumama siya sa monthly check-up ni Janine. At habang tinitingnan niya sa monitor ng ultrasound, ang tatlong bata ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kapag naririnig niya ang mga heartbeat ng mga baby. Nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Lukso ng dugo siguro iyon kung matatawag. Pagkahatid niya kay Janine sa bahay ng mga ito ay nagpasya siyang kausapin ang mga magulang niya. Gusto niyang ipaalam sa mga ito ang plano niya. Nagtanong na din siya sa doktor ng babae. Pupwede naman daw na ipa-DNA ang mga baby kahit pa nasa tiyan pa lang ang mga ito. Pero ayaw niya munang gawin iyon. Alam niya sa sarili niya na sa kanya nga ang mga bata. At nararamdaman niya iyon. Mom, Dad, can we talk? Aniya sa kanyang mga magulang. So, anong pag-uusapan natin, iho?
Anyway, how's Janine? Kamusta naman ang mga babies? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina kay Carson. They are very healthy, Mom. Kaya may plano ako, Mommy, Daddy. Gusto kong pakasalan si Janine kahit sa West lang muna para maging legal kami at ng mga anak ko. Wika niya sa kanyang mga magulang. Nakita niyang nagkatingin na ng parents niya pero buo na ang loob niya. Pakakasalan niya si Janine. Well, kung sigurado ka na sa desisyon mo, anak, gawin mo. Gusto ko ding malaman mo na nag-usap na din kami ng mami mo tungkol sa plano din naming ipakasal kayo. Naniniwala din kasi kaming totoo ang sinasabi ni Janine. Wika naman ang kanyang ama. At ramdam mo yan, anak. Mararamdaman mo yan, hindi ba? Dagdag na tanong ng mami niya sa kanya. Yes, Mommy, nararamdaman ko yun. Masaya ako nang makita ko ang mga bata sa monitor ng ultrasound din Janine, Mom. Lalo na ang malalakas na heartbeat ng mga to. Sobrang saya ko, Mommy. Kaya alam ko at ramdam ko na anak ko nga ang mga batang yun. Parang maiiyak niyang saad sa kanyang mga magulang. Eh kung ganun, kausapin mo si Janine sa plano mo, anak. Anyway, much better kung dalhin mo siya dito sa bahay natin kasama ang nanay niya para mas mapag-usapan pa natin ng maayos ang tungkol sa pagpapakasal ninyo. Suhestyo naman ng mami niya. Tumango naman siya dito bilang pagsang-ayon. Samantala, anak, hindi ba nakakahiyang pumunta tayo sa bahay ng mga Montenegro? Eh parang nakakahiya naman, anak. Alanganing saad ng nanay ni Janine sa kanya. Nay, relax lang ho kayo. Susunduin ho kasi tayo dito ni Carson. At saka, Nay, mabait naman po si Carson. Kaya sigurado akong mababait din po ang mga magulang niya. Eh, sige na nga, anak, pero nahihiya lang talaga ako. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Carson para sunduin sila. At sa buong biyahe ay ramdam ni Janine ang pagiging concern ng lalaki para sa kanya. How are you? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nangangalay ka ba? Nagugutom ka ba o nauuhaw? Kasi kung nagugutom ka, may pagkain dyan na niluto ni Mami para kapag nagutom ka daw, may makain ka. Masarap yan. Saad ng lalaki sa kanya. Sa narinig ay parang hinaplos ng malamig na kamay ang puso niya. Sobrang bait pala talaga ng mga magulang ng binata. Salamat. Utal niyang sagot dito. Nakangiti naman itong tinapunan siya ng tingin. Saka huminto ang kotse nito sa gilid ng daan. At iniabot ni Carson ang isang Tupperware na may lamang cake. Pareho silang may kakainin ng nanay niya. Kumain ka lang ng kumain para mas maging malusog ang mga anak natin at mas maging healthy sila. May tubig din dyan, kunin mo na lamang. Bigyan mo rin si nanay. Parang hinaplos ulit ang puso niya sa narinig. Pakiramdam niya ay tanggap na nito at naniniwala na si Carson na anak nga nito ang ipinagbubuntis niya. Masaya siya sa narinig niya galing dito. At hindi rin niya maiwasang hindi humanga sa lalaki dahil bukod sa gwapo ito ay napakabait rin. Halos mapanganga naman si Janine nang makapasok na siya sa napakagandang bahay ni Carson. Halos malula rin siya sa gara ng living room ng mga ito at ang magagandang paintings na nakasabit roon. Anak, ang ganda naman ng bahay nila. Parang isang palasyo. Nakakahiya. Bulong ng nanay niya. Nay, relax lang ho. Nagulat pa si Janine nang makita ang dalawang may edad na mag-asawa na bumababa ng hagdan. Kahit may mga edad na ito'y bakas pa rin ang kagwapuhan at kagandahang taglay ng mga ito. Kamukhang kamukha ni Carson ang ama nito. Siguro'y kapag matanda na si Carson o may edad na ganito, sigurado siyang ganoon ang hitsura nito katulad ng daddy niya. At hindi inaasahan ni Janine ang sumunod na sandali nang tuluyan ng makababa ang mag-asawa. Hello, iha. Kamusta ka? Janine, right? Anang may edad na babae sa kanya. Hello po, ma'am. Call me mommy, okay? At ito namang katabi kong matanda. Ito ang daddy ni Carson. He's my husband, Benedict. Call him daddy. Nakangiting wika ng ginang sa kanya. Saka siya nito hinalikan sa pisngi.
namula naman sa kahihiyan si Janine. Na-overwhelm siya sa mga pangyayari. Dahil tanggap siya ng mga magulang ni Carson at mababait ang mga ito. Ano ka ba naman, Sylvia? Sabihan mo ba naman na matanda ako? Eh sa totoo lang ay kaya ko pang tumahimik ka nga, Benedict. Puro ka nalang kahambugan. Singhal ng ginang sa ama ni Carson, saka nito pinandilatan ng mga mata ang asawa. Nagkatawa na lamang sila sa eksenang iyon. Nakakawala ng tensyon. Anyway, I'm Sylvia. At ito naman si Benedict, ang asawa ko. Baling na wika ng ginang sa nanay niya. Hello po, sir, ma'am. Mars na lang ang itawag mo sa akin. Saka pare naman dito sa asawa ko. Natatawang wika ng ginang sa kanyang ina. Sorry, Mare. Ako nga pala si Marisa Santos, nanay ako ni Janine. Alanganing saad ng nanay niya sa mag-asawa. Carson, anak, doon na lamang tayo sa dining mag-usap-usap para makakain na tayo. Nakahanda na ang lunch natin. Pag-iiba pa ng paksa ng ama ni Carson. Sa hapag ay tahimik lamang silang mag-ina ni Janine. Nakikiramdam sila pero talagang mabait ang pamilya ni Carson. Kaya kampanteng kampante si Janine at ang nanay niya. Anyway, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Gusto naming maipakasal na sina Carson at Janine sa lalong madaling panahon. Okay lang ba yun sa'yo, Mars? Tanong ng ama ni Carson sa nanay niya. Kung iyon po ang plano ninyo, wala naman pong problema dyan. Basta sumusunod lang ako sa anak ko. Nakangiting wika ng nanay niya sa mga ito. Kung ganon, magpakasal na kayo, Carson, Janine, Iha. Nakangiting baling na saad ng ina ni Carson sa kanya. Pero ang sabi ho kasi ng anak ninyo, ipapa-DNA pa niya ang mga bata. Hindi na kailangan, Janine. Dahil alam kong nagsasabi ka ng totoo. At alam ko rin sa puso ko na anak ko ang mga batang yan. Kaya gusto kong makapagpakasal tayo sa lalong madaling panahon para madala ng mga batang yan ang pangalan ko. Kung yun ang plano mo, pumapayag ako. Pero masyado na yatang malaki yung tiyan ko kung magpapakasal pa tayo. Wala namang problema dyan, Iha. Kami na ang bahala dyan. Sa West muna kayo magpapakasal ni Carson para mas legal na kayo. Saka na namin kayo ipapakasal ulit ni Carson kapag nakapanganak ka na at sa simbahan pa. Nakangiting saad ng mami ni Carson sa kanya, saka nito hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa mesa. Sige ho, mami, kung yan ho ang plano ninyo. Nagpakasal nga si na Carson sa Huwes at sa ikalawang pagkakataon ay muli niyang natikman ang halik ng lalaki. Ngayon naganap na sila na mag-asawa. Ang dumalo sa kasal niya ay ang nanay niya at si Beth. Masaya ang kaibigan niya para sa kanya. Inalok na din si Beth ng trabaho ni Carson sa opisina nito bilang bagong sekretary ng asawa niya. Mabilis namang pumayag si Beth sa alok na yon. Lumapit na rin ito ng bahay, kasama ang mga magulang ng dalagang kaibigan niya. Matuling lumipas ang mga buwan at kabuwanan na rin ni Janine. Malaki na rin ang tiyan niya kaya hirap na siyang makalakad. Lalo pa at nasa ikatlong palapag ang silid nilang mag-asawa. Doon na rin nakatira ang nanay niya kasama niya ito sa mansyon ng mga Montenegro. Pero todo alalay naman sa kanya ang asawang si Carson. At kahit di nito sabihin ay ramdam ni Janine ang pagmamahal ni Carson sa kanya. Lalo na sa mga magiging anak nila. Pero ngayon ay kasalukuyang nasa opisina ang asawa niya kaya mag-isa lamang siyang nakaupo sa may sofa sa living room. Pero bigla na lamang sumakit ang balakang at tiyan niya kaya napasigaw siya ng malakas. Nay! Tulog po ang sakit ng tiyan ko! Umiiyak niyang tawag sa nanay niya. Mabilis naman siyang dinaluhan ng kanyang ina at tinawag ang mga kasambahay at ganun na rin ang driver para dalhin siya sa hospital. Sa ospital ay kaagad siyang inasikaso ng mga nurse at doktor. Andoon na rin ang OB niya kaya alam niyang magiging safe ang panganganak niya. Give me a long push, Mrs. Montenegro. Kung hindi mo kaya, we better proceed to cesarean section.
saad ng doktor sa kanya. Kaya ko po to, Doc. Okay, then give me a long push. Now! Saad ng doktor. Umiri siya ng umiri at ilang sandali lang, lumabas ang unang anak niya. Ganun ulit ang nangyari sa sumunod hanggang sa mairaos niya ang tatlong baby boys niya. Wala namang pansidla ng tuwa na nadarama ni Janine ng mga sandaling yun. Worth it ang hirap niya dahil sa wakas ay lumabas na ang tatlong anak nila ni Carson. Dahil sa sobrang pagod niya ay mabilis siyang hinila ng antok. Nagising na lamang siyang may kamay na nakahawak sa kanya. Nilibot niya ang kanyang mga mata. Nasa isang silid siya at tiningnan niya ang taong nakahawak sa kamay niya. It was Carson. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Halatang pagod rin ito sa trabaho pero nakuha pa rin itong pumunta sa hospital imbis na magpahinga ito sa bahay nila. Hindi na niya kayang itago ang tunay niyang nadarama sa asawa. Mahal na niya ito, hindi lang dahil sa mabait ito at maalaga sa kanya, kundi iyon na talaga ang ibinubulong ng puso niya. Umangat ang isang kamay niya at hinaplos niya ang buhok nito. Love, gising ka na pala? May gusto ka bang kainin, inumin, o kailangan ko bang tawagin ang doktor mo? Tarantang tanong nito sa kanya. Pero may napansin siyang itinawag nito sa kanya, ang endearment na yon. Love? Ibig sabihin ba nun, mahal na rin siya ni Carson? Bulong niyang tanong sa kanyang sarili. Okay lang ako, Carson. Ang mga anak pala natin, kamusta sila? Gusto ko na silang makita. Wait, tatawagin ko ang nurse para dalhin dito ang mga anak natin. Pagkasabi noon ay agad itong tumayo at tinawag ang nurse. Ilang sandali lang ay karga na nilang dalawa ni Carson ang mga anak nila. Ang gagwapo at kamukhang kamukha ni Carson ang mga ito. Sobrang saya ko, love, dahil binigyan mo ako ng ganito ka-cute na mga anak. Wala na talaga akong mahihiling pa. Carson, kanina ka pa love ng love sa akin. Bakit mo ba ako tinatawag ng ganun? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, naninibago lang ako. Well, ngayon pa lang masanay ka na. Dahil simula ngayon, yun ang itatawag ko sa'yo. Mahal kita, Janine. Hindi ko alam kung kailan pa to umusbong pero nagising na lamang ako na mahal kita. Wika nito sa kanya na ikinagulat naman niya. Totoo? Mahal mo na ako? Yes, mahal kita. At nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng ganito kakyut na mga anak na bumuo sa pagkatao ko. Nakangiting sagot pa nito. At nang halikan siya ni Carson sa labi ay ginantihan niya ito ng halik din. Naputo lamang iyon nang pumasok ang mga magulang ni Carson. Ang nanay niya, pati na rin si Beth. Nakangiti ang mga ito nang madatna nila na naghahalikan sila. Mabilis na lumipas ang 5 araw niya sa ospital at tuluyan na nga silang na-discharge. Very hands-on siya sa pag-aalaga sa tatlo niyang mga anak. Kaya naman inaabot na siya ng madaling araw para makatulog. Buti na lang talaga at may asawa siyang katulad ni Carson na hands-on din sa pagiging father sa triplets nila. Araw ng Linggo at nasa pool area siya dahil pinapainitan niya ang mga anak niya roon nang dumating si Beth. Beshi, kamusta ka na? Okay ka na ba? Di ka ba napapagod sa pag-aalaga sa mga cute at gwapo mong mga anak na to? Nakangiting tanong ni Beth sa kanya. Yung pagod, hindi ko may pagkakaila yun, Beshi. Dahil halata naman sa itsura ko, di ba? Pero masaya ako dahil naaalagaan ko ang mga babies ko. Andiyan naman si Carson para tulungan akong mag-alaga eh. Naaawa na nga ako sa kanya dahil napupuyat na din siya sa mga anak namin. Gusto ko namang matulog siya pero ayaw niya naman, sasamahan raw niya ako. Wika pa niya sa kaibigan niyang si Beth. I'm so happy for you, Besh. Masaya ako sa marriage mo. Dahil nakatagpo ka ng mabait, mayaman at higit sa lahat, gwapo. Basta, palagi mong tatandaan ha, nandito lang kami ni Nanay Marisa para samahan ka sa hirap at ginhawa. Thank you so much, Besh. Sana makatagpo ka rin ng lalaking mamahalin ka at mamahalin mo din.
Hihintayin ko talaga yun, Besh. Saka hindi naman ako nagmamadali. Tutulungan ko pa si nanay at tatay. Nakangiting wika pa nito sa kanya. Habang nagkakasiyahan silang pamilya sa living room dahil si Carson ay hindi pa dumadating kaya inayos niya muna ang table nila. Para sa pagdating ng lalaki ay nakahanda na ang pagkain nila. Tumawag ito kanina sa kanya na on the way na raw ito kaya alam niyang malapit na rin ito. Pero halos kalahating oras na ang dumaan, wala pa rin ang asawa niya. Past 7:30 PM na, kaya nagpa siya na muna siyang iakyat ang triplets para makatulog ng mga ito sa mga crib nila. Pagkababa niya ng hagdan, ay nandoon na ang asawa niyang si Carson. Humalik ito sa kanya nang tuluyan na nga siyang nakababa ng hagdan. I'm sorry love, na-late ako. Masyado kasing matraffic kaya natagalan ako. Wika nito sa kanya. It's okay love, naiintindihan ko. Halika na. Natigilan siya nang makita niyang lumuhod ito at naglabas ng singsing sa isang maliit na box at nakangiti itong nakatingin sa kanya. Hi love. Alam kong marami pa tayong haharaping pagsubok na magkasama. Pero gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay kasama ng mga anak natin. Ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang huling babaeng mamahalin ko. Na gusto kong maging ina ka pa ng mga magiging anak natin kung may kasunod pa. At kung papayag ka pang magkaanak ulit tayo. I love you so much, Janine. Will you marry me again? Umiiyak nitong saad sa kanya. Tumango naman siya at napapaiyak na rin. Yes, I will marry you again, love. Umiiyak sa kaligayahang sagot niya. Noon lang napansin ni Janine na marami palang tao sa loob ng bahay na yon. Andoon ang buong pamilya ng mga Montenegro at ang mga guards at driver nila. Kasambahay at syempre, andun din ang mga magulang ni Carson. At ang nanay niya, pati na rin ang parents ni Beth, na kaibigan niya. Umiiyak ito sa sobrang kaligayahan para sa kanya. Dahil nakikita nitong mahal na mahal siya ng asawa niyang si Carson Benedict Montenegro. Masayang nagsalo-salo ang mga taong sumaksi sa proposal ng asawa niya. At sa malamig nilang silid ay pinagsaluhan nilang mag-asawa ang ritmo ng pag-ibig. At kahit napuyat siya sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Carson, ay maaga pa rin gumigising si Janine para ipagluto ng almusal ang asawa niya. Nako, Ma'am Janine! Kami na ho dyan! Matulog na lamang po muna kayo! Ani ng kasambahay na si Aling Flora. Manang Flora, okay lang po. Kaya ko naman ho. Eh mukhang puyat ho kasi kayo, baka inaantok pa po kayo niyan. Mamaya na ho ako matutulog kapag aalis na si Carson, Manang. Basta ang gusto ko, ipagluto ko siya ng almusal. Manang Flora, hayaan mo na ang asawa ko dyan. Magluluto kaming dalawa ng almusal. Kami na ang bahala rito. Sabay pa silang napalingon ni Manang Flora sa bungad ng pinto. Nakita niya ang asawa niya na nakangiting nakatingin sa kanya. Sige ho sir, kayo na po ang bahala dito. Saad na lamang ng kasambahay, saka iniwan na sila ni Carson. Love, bakit gumising ka pa ng maaga? Matulog ka muna doon. Sige na, kaya ko na to. Wika naman niya sa lalaki. Nagising ako kasi wala ka eh, kaya hinanap kita. Narinig ko ang boses mo dito sa komedor kaya tumuloy ako dito. I love you so much love. Kayo ng mga anak natin. I love you too. Kayo ng mga anak natin. Salamat. Basta, bukod sa kumpanya ng pamilya natin, kayo ng mga anak ko ang mas priority ko. Wala nang iba pa. Maraming salamat ha. Salamat love dahil kami pa rin ang iniisip mo kahit pagod na pagod ka na galing sa opisina araw-araw. It's because kayo ang buhay ko ng mga bata. Nako, magluto na nga tayo. Puro na lamang tayo kalandian. Natatawang wika ni Janine sa asawa niya. Nakapagluto na nga sila ng almusal. Tuwang-tuwa naman si Janine sa simpleng bonding nilang mag-asawa. Na-appreciate niya yon kahit sa maliit na bagay.
Sa mga buwang dumaan ay nagtataka na si Janine dahil kung kailan malapit na ang kasal nila ay saka naman palaging late o di kaya'y busy sa trabaho ang asawa niyang si Carson. Minsan ay umuuwi na itong tulog na siya sa kaaantay sa asawa niya na umuwi. Bihira na rin itong nakakasabay sa dinner nila kaya nagtataka at nagdududa na si Janine. Subalit isang araw ay nagyaya ang asawa niya na lumabas raw sila at iiwan na lang muna nila ang triplets sa parents nila. Pumayag naman si Janine pero kapag may pagkakataon ay magtatanong siya sa kanyang asawa kung bakit palagi itong busy at palaging wala sa bahay. Sakay ng kotse ay tahimik lamang si Janine, malalim ang kanyang iniisip. Hindi rin niya alam kung paanong itatanong sa asawa niya kung ano ang nangyayari at kung ano talaga ang pinagkakaabalahan nito. Napansin niyang pumasok ang kotse nito sa isang exclusive subdivision. Napangangapa siya sa sobrang ganda ng bahay na nadaanan nila. Huminto ang kotse ng asawa niya sa isang hindi pa tapos na bahay. Nagtatanong ang mga mata niyang tiningnan ng lalaki. Pinagbuksan muna siya ng pinto ng kotse at inalalayang lumabas. Love, kaninong bahay to? Bakit mo ako dinala dito? Hindi na nakatiis na itanong niya sa kanyang asawa. This is our home, love. Pasensya ka na kung palagi na akong late kapag umuuwi ng gabi dahil dumadaan ako dito. Busy rin ako sa opisina. Alam kong nag-iisip ka na sa akin at alam ko din na nagdududa ka na. Pero love, mali ang iniisip mo. Wala akong ibang minahal ng ganito kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang bumuo ng buhay at pagkatao ko. At itong bahay na to, dito tayo bubuo ng marami pang anak. At dito rin natin bubuuin ang pangarap natin na magkasama. Wika sa kanya ni Carson. Sobrang saya niya sa kanyang narinig. At aaminin niya sa kanyang sarili na pinagdudahan niya nga ang asawa niya. Ibig sabihin lang noon, hindi pa ganap ang tiwala niya rito. Pero base sa ipinapakita sa kanya ng asawa niya, nakonsensya siya. Dahil hindi naging buo ang tiwalang ibinigay niya. I'm sorry, love. I'm sorry dahil pinagdudahan kita. I'm sorry na minsan nawala ako ng tiwala sa'yo. Saad ni Janine sa kanyang asawa. I understand. Maski ako, ganun din ang nararamdaman ko. Salamat ha. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. At na-appreciate ko ang ipinapakita mong pagmamahal sa akin. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Janine. Mahal din kita. Mabilis na lumipas ang ilang araw, ay kasal na nila ni Carson sa simbahan. Hindi naman makapaniwala si Janine sa nakitang refleksyon niya sa salamin. Humanga siya sa ganda niya at sa ganda ng gown na binili ni Mommy Sylvia ni Carson sa France. Pinasadya pa iyon doon ng ginang at alam ni Janine kung gaano ka-expensive ang gown niya at ng tuxedo ng asawa niyang si Carson. Habang naglalakad siya sa aisle ng simbahan, hindi niya napigilang huwag maiyak. Masaya lang siya dahil hindi siya makapaniwalang ikakasal siya sa napakagandang simbahan at sa napakagwapong groom niya. Maid of honor ni Janine ang best friend niyang si Beth. At ang best man naman ni Carson na pinsan nito ay ang kapareha ni Beth. Andoon na din ang triplets nila ni Carson. Karga ito ng mga pinsan ng asawa niya. Muli ay tumuo ng paningin niya sa harap ng altar. Umiiyak na rin ang groom niya habang naghihintay sa kanya. Mas lalong gumagwapo ang groom niya sa suot nitong white tuxedo at slacks na white. Hawak na siya ni Carson sa kamay at iginiya na siya nitong humarap sa pari na magkakasal sa kanilang dalawa. You look more lovely on your wedding dress, love. Bulong ni Carson sa kanya. Thank you. Mas lalo ka rin gumagwapo sa suot mo. Nagsimula na nga ang misa at ilang sandali lang ay nagsimula ng magtanong ang pari sa kanilang dalawa ni Carson. Carson Benedict Montenegro, do you take Janine Santos as your lawfully wedded wife through good and bad times, in sickness and in health, for richer and for poorer, till that do you part? Tanong ng pari sa groom niya. Yes, I do. Sagot ni Carson sa pari. Janine Santos,
Do you take Carson Benedict Montenegro as your lawfully wedded husband? Through good and bad times, in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Baling na tanong din ng pari sa kanya. Yes, Father, I do. Sagot din niya sa pari. At ilang sandali lang ay inanunsyo na ng pari na ganap na nga silang mag-asawa sa harapan ng altar na yon. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Ani ng pari sa kanila ni Carson. Hinalikan siya sa labi ng mariin ng asawa niya. Nagkislapan ang mga kamera at hiyawan at ganun din ang palakpakan ng mga taong sumaksi sa kasal nilang dalawa ni Carson. Sa isang sikat na hotel, idinaos ang reception nila. Maraming mga negosyante at mga kakilala ng pamilya Montenegro ang dumalo sa engranding kasalan nilang dalawa ni Carson. Marami ding lumapit sa kanila para tumingin at panggigilan ng kanilang triplets na mga anak. Madaling araw na nang magpasyak silang dalawa ni Carson na magpahinga na rin. Ipinagkatiwala na muna nila sa mga yaya ng tatlong anak nila ang mga anak nila para na rin masolo nila ang isa't isa. Love, are you happy? Yes, love. Sobrang saya ko. Salamat ng marami. Alam ni Janina, marami pa silang kakaharaping pagsubok na mag-asawa. Pero iisa lang naman ang alam niya. Mahal siya ng asawa niya at mahal na mahal din siya nito. At hindi niya makakalimutan ang kwento ng buhay pag-ibig nila ni Carson Montenegro. At hindi niya inaasahang darating ito sa panahong kailangan na kailangan niya ng makakapitan sa kinakaharap niyang problema. At nagbunga pa nga iyon ng tatlong cute na mga angels nila. Sina Clint Benedict, Theo Carlos at Charles Benedict. Wala nang mahihiling pa si Janine sa taas. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh.